Paps, ngayon ay mag-unboxing tayo ng ating Casking Valiant Eagle. So, excited na rin ako guys kung ang laman nito. Sana natin. Okay, nakarap siya sa ano, yung parang nice candy wrapping na binigay sa atin ni Casking. Ganda. Secured na secured yung ating Casking reel dito. Ating Casking Mega 8. Ito yung bala natin sa ating reel. Hindi ko pa na-try ito guys. So, try ko ito. Ito yung ating Casking Portable Innovation Box. Okay, so Casking Valiant Eagle Series Spinning Fishing Reel, size 4,000 guys. Yan. Parang ganun lang, ano? Unveil na natin. Tingnan natin ang lock naman dito. Parang hardened foam. Casking reel natin. Tingnan natin. Okay. Ayun. Casking reel natin. Ayan, no? So, ayun. Ba nakalagay dito? 0.30 mm, 225 meters. 0.35, 165 mm. Meron din siyang 6 pounds 420 yards para sa mono. 8 pounds 285 yards naman, then 10 pounds 240 yards. So minimum niya is 0.25 mm, 320 meters. Okay pala ng spool na to, ah. 320 meters talaga. Natin to guys. Huh, parang nagre-ring pa eh, no? No? Yun, no? Iba yung handle natin. Kinabahan ako guys, akala ko walang handle eh. Ayun. Kaya yung handle. Okay, so hindi siya screw-in type. Bale, ano pang meron dito? Washers, extra washers, tatlo. Parang sticker guys. Kung ilang date, anong date na yung braid mo. Loyalty program, Casking. Loyalty program. Ayun. Yung Casking kong narad, hindi nila binigyan ako ng ganito guys. Wala akong loyalty program nung sa rad ko. So, paano ba to? Mamaya, babasahin ko to guys. Wow, sticker ng Casking. Orange. Yung rad ko, wala akong freebie, ano ba yan? Pero sa real, meron. Instruction manual. Galing kay Casking. Valiant Eagle. Kasi, wala namang, meron tayong Philippine Eagle eh, pero ito, Valiant Eagle daw eh. So, nandito guys yung parts ni Casking.
Ang problema, ayun, meron pala. Meron yung paano i-assemble yung reel. Tapos yung parts din, no? Pero hindi siya nakalagay sa box. Sa Daiwa kasi, dito siya sa box, naka-flip. Sa casking, ganito. So yung mga features nitong... Kalang guys, ha? Assemble mo natin yung reel. Assemble muna natin ito, guys. At excited na rin ako. Haba. Haba ng ano, ha? Kala ko kanina, ano lang. Maiksi lang, ayun. So, dito tayo sa left. Ayun, natin. I-lock muna natin, guys. Malaki siya. Pero hindi ko pa na ano yung setting natin. Ayan o. Lock lang natin, guys. Tapos siguro lalagyan ko ng grasa, yun o. Maya-maya. Okay, yung handle, guys, is para siyang Eva foam, pero may ano siya, yung meron siyang groove dito. Tapos may casking nakalagay. Logo ng casking. Parang tunog. Pero smooth pa rin naman. Smooth na smooth. Kaya nga natin. Ayun, no? So, ito yung ano ni casking, guys. Truck, tingnan natin yung truck. Hindi kasing crispy ng Daiwa ko. Pero importante naman dyan is usable siya. Hindi siya ganun ka-crispy. Medyo mahina yung sound. Okay. One piece bail. Ganda. Yan ito. Yung spool niya is braid ready spool. Yun. Kailangan ko siguro niya ano konti. Medyo maluwang. Napabandito. Side view. And yung ano niya. Tibay ba? Tingnan natin. Tibay, guys. Tigas na matigas. Kasi kadalasan ito yung napuputol eh. Paano naman yung kanyang ano? Ito. Tingnan natin. Matibay. Wala masyadong... Hindi masyadong gumagalaw. Solid. Ulit siya, guys. Tingnan natin. May konting ano, pero dito dahil ito parang may screw siya dito, guys. Eh, no? So ito yung ano, parang nagpiplay konti. Pero hindi naman ano. Pero yung dito, solid. Walang ano. At talagang makapal yung metal na ginamit. Overall comfort. Okay naman.
Kaya hindi ko na ano yung reverse gear ah. Yung reverse gear. Ayun, anti-reverse. Okay naman, nag-stop naman siya guys. Yung handle niya guys, parang ano eh, magpapaganon siya pa palabas. Hindi siya yung paloob. Nakita niyo yung design. Ano? So parang ang layo ng ano mo. Yung sa mga nauna kong reels guys, parang dito kasi yung handle niya ganun. Ito siya yung parang contour siyang ganun. Okay, another solid reel from Casking. Yan. So ititest natin ito guys. Pag may time na tayo sa beach. Okay guys, so first time may manual yung reel na binili ko. So meron din yung warranty, beyond warranty support, care and lubrication, how to remove the spool, components ng mga casking reel. For complete beginners guys, kompleto, how to cast your reel, spool ng line, cleaning and lubricating. Wow, kompleto. How do I set up my crab? Ayan guys, oh. Ganda. Thumbs up kay Casking kasi yung ipak ng mga reel, walang ganito guys. Bahala ka sa buhay mo. Ayun. Okay guys, so kahit nga ba ako bumili ng Valiant Eagle, actually medyo dalawa yung pinagpipilian ko, yung Sharky 3 or itong Valiant Eagle. Napansin ko kasi may bagong design sila sa Valiant Eagle guys. Ito yung parang long casting na spool, and then yung kanilang handle guys. Ang hindi ko lang masyadong ano dito is yung hindi siya yung screw type. Mas gusto ko yung screw type compared dito, kaya lang walang ano eh, walang ganun si Casking na Valiant Eagle na screw type. Pero anyway, ganda naman siya. Tingnan natin yung mga features guys. Completely sealed carbon disc drag system, patent pending spool design, yung sinabi ko, yung long casting, 10+1 shielded stainless steel bearing sa loob, tapos carbon fiber frame and rotor. So yun yung mga classification ni Casking sa kanilang Valiant Eagle. Ang gear ratio natin guys is 6.2:1. So, max drag nito guys is 7.6 pounds. So, nasa 8 kilos yung kanyang usable drag. Ano pa ba? Ang weight nito ay 277 grams or 9.8 ounces. Malaki siya. Pero magaan. 4,000 na ito guys. Ganda. Magandang reel. Ganda yung finish. Gusto ko nga tingnan sa loob eh. Ayun, no? So may grasa siya at may parang rubber sa kanyang seal drag. Ayun yung sa loob. And yung kanyang ano sa loob. Ito yung sa loob ng reel guys. Kaya may butas ito dito guys. Hindi ko alam bakit may butas dyan. Kaya may butas yan. Ganun yung design. Walang ano eh, walang screw nakalagay. So, ano ba normal ba ito guys? So, mga may casking Valiant Eagle dyan. Hindi ko alam kung normal ba yan. May butas siyang ganyan. Ako, pasok yung tubig dyan eh. Grano pa pasok tubig dito. Okay. Kaya yung design ganun.
may screw na ano, kailangan i-ano dito. Anyway guys, i-check ko lang yan. Yun lang ang medyo napansin kong weird sa Valiant Eagle. May butas siya at walang screw na kalagay. I don't know kung hindi ko alam kung klaro ba din yun. So hindi ko rin alam anong purpose niya. Dinesign ba siya na parang ganun? Parang pag tubig pumasok dito magdi-drain sa ano, sa kanyang likuran. Okay guys, so yun yung unboxing natin at i-review natin si Valiant Eagle tulad ng mga naunang reels natin. I-testing talaga natin ito. Hindi pwedeng walang testing ka. So dun po nagtatapos ang ating unboxing ng Casking Valiant Eagle. Excited na ako matest ito sa field. Okay, kailangan na nila ako guys, so dito na lang. Don't forget to click like and subscribe, and I'll see you on the next video.